Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanila'y yumuko ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, "Dali, kumuha ka ng tatlong takal na magandang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinaluto kaagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas, kasama ang nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ang mga ito. Tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Naroon po sa tolda," sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, "Babalik ako sa isang taon sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya." Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili, "Ngayong ako'y matanda na pati ang aking asawa, masisihan pa kaya ako sa pakikipagtalik?" Bakit natawa si Sarah at nagsabing kung kailan pa siya tumanda saka siya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham, "Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon at pagbalik ko'y may anak na siya." Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Aleluya, aleluya! Inako ni Hesukristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon,
Pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, "Ginoo, ang katulong ko po ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan." Sinabi ni Jesus, "Pupuntahan ko siya at pagagalingin." Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel." Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay tatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa opisyal, "Umuwi ka na, mangyayari ang hiniling mo ayon sa iyong pananampalataya." Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyena nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at ito'y gumaling agad, bumangon at nagsimulang maglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, "Inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.